Paano ba kumikita sa pag-YouTube? Babaguhin ng pag-YouTube ang iyong buhay. Magkano nga ba ang kinikita sa pag-YouTube? Napakahalagang tanong ito, sapagkat ayon sa bagong pag-aaral, ang pagiging YouTuber ay itinuturing na ngayon na isang kanais-nais na trabaho sa buong mundo. Ngunit gayunpaman, may mga artikulo na nagsasabi na walang taong nagkakaroon ng kabuhayan sa pag-YouTube. Sa kabilang banda naman, ang ibang tao ay pinag-uusapan na may mga normal na tao ang nagiging milyonaryo sa kanilang mga videos. So, ano kaya ang totoo? Gaano nga ba kalaking kita ang makukuha sa pag-YouTube? Sa videong ito, sasagutin ko ang dalawang katanungan. Una, kung paano nag-work ang ad revenue. Pangalawa, kung paano ka kikita ng extra income sa pag-YouTube. Hi! Isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Ang channel kung saan matututo ka ng accounting at makakapanood ka ng mga motivational videos tungkol sa success, business, realization, at personality development. Welcome sa aking video. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, share, at subscribe. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin maglagay ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. So, umpisahan na natin kung ano ang katotohanan kung paano ba talaga kikita sa pag-YouTube. Sa usapan tungkol sa ad revenue, isang magandang halimbawa ay si Graham Stephan na may more than 3 million subscribers at si Laugh na may higit sa 2 milyong subscribers. Halos pareha silang may milyon na subscribers. Ngunit kung aalamin mo ang kanilang financial position ay magkaiba. Si Graham Stephan ay multimillionaire at si Laugh is in credit card debt. At syempre, hindi lang ang dalawang ito ang may mga iba't iba pang nahahati sa mga YouTubers na may hindi kapanipaniwalang glamorosong buhay at maluhong pamumuhay. Samantalang ang iba ay hirap na hirap halos makakita ng pambayad sa kanilang bills. Ang nakaugaliang paggastos ay isa rin dahilan ito. Ngunit ang katotohanan kung paano talaga kumikita sa YouTube ad revenue ang siyang malaking katanungan. Ang views ay hindi binabayaran ng parehas. Ang ibang YouTube creator ay kumikita ng mas malaki kesa sa eksaktong presyo para sa ads. Nakita mo? So, si YouTube ay hindi nag-set ng presyo sa bawat ads. Hindi nila sinasabi na ganito ang kikitain mo dito para sa ganitong views. Sa halip, sa bawat pagkakataon na lumalabas ang ads sa bawat video, ang advertiser ay nakikipag-bid kung magkano ang kanilang gustong ibayad para ipakita sa mga content. Ibig sabihin, may mga klase ng video na handang magbayad ang advertiser ng mas malaki. Balikan natin ang unang halimbawa kanina na si Graham Stephan at si Laugh. Ang dahilan kung bakit si Graham Stephan ay may ad revenue na mas malaki dahil ang mga topics niya ay tungkol sa finance at investing. Ito ang mga topics kung saan ang mga advertiser ay handang magbayad ng mas malaki para maipakita sila dito. Ito ay karaniwan sapagkat kapag nagbebenta ka ng bagay na may kaugnayan sa finance, ay mag-aalok ng mas mataas na kita. At bilang advertiser, alam mo na ang mga manonood sa finance video ay mas malaki ang posibilidad na magiging interesado sa ibinebenta mo. Samantalang sa mga video ni Laugh Channel, may pranks at kasalukuyang vlogs. Para sa advertisers,
Ang mga videong ito ay hindi ang tipo ng video na handa silang magbayad ng malaki. Dahil hindi sila sigurado kung sino ang mga manonood sa ganitong klase ng mga videos. At kung sakali, hindi makaka-relate ang mga manonood sa isang particular na produkto o serbisyo. Kaya sa usapang ad revenue, ang mayaman ay yung may niches. May mga ilang uri ng video ang mahalaga sa mga advertiser upang kumita sila ng mas malaki. At kung may sarili kang channel, kapag pumunta ka sa iyong studio, makikita mo doon kung aling video advertiser ang magbabayad ng mas malaki sa pamamagitan ng pagtingin sa CPM. Ang CPM ay ang sukatan na nagsasabi kung magkano ang ibinayad ng advertiser sa bawat 1,000 monetized views ng bawat video mo. Ipagpalagay na natin na ang isang comedy sketch ay nagkakahalaga ng $2 CPM sa bawat video. Yung video tungkol sa insurance ay nagkakahalaga ng $40 CPM. Ibig sabihin, sa bawat 1,000 views, ang insurance video ay kumikita ng higit sa 20 beses kesa sa comedy sketch video. Pagkatapos ng 1,000,000 monetized views sa dalawang ito, yung comedy sketch ay kumita ng $2,000 at yung insurance na video ay kumita ng $40,000. At kung titingnan mo, parang hindi patas. Siguro naiintindihan mo na kung paano gumagana ang ad revenue. Sapagkat isipin mo na lang na ang kumpanya ng insurance ay handang maglabas ng pera para mailagay ang kanilang produkto sa harapan ng video na ang topic ay tungkol sa insurance. Samantalang kakaunti sa kumpanyang ito ang magtatapon ng pera para ilabas sa harap ng comedy sketch. Subalit kung ikaw ay may niche at may karaniwang mababang CPM, tandaan mo na ang bawat video ay may kanya-kanyang ranggo. Kung ito ay comedy sketch, kung paano kumita ng pera, finance, investing, real estate, business, lawyers, o kahit ano pa na kung saan ang mga advertiser ay handang magbayad ng mas malaki, makakakuha ka pa rin ng mataas na CPM. Sapagkat ang hinahanap ni YouTube kung ano ang sinasabi mo sa iyong video at kung ano ang pamagat ng video mo. Halimbawa, balik tayo sa unang halimbawa na si Love. Ang sabi niya na ang isang pinakakumitang video sa lahat ay nung nakapanayam niya ang isang day trader. Meron din siyang mga ibang video na nag-i-interview. Ngunit dahil ang pamagat nito ay tungkol sa day trading at investing, ang keywords na may mataas na CPM, kumita siya dito ng mas malaki sa video ito. Kaya kung gagawa ka ng video, sadyain mong gumawa ng content na umiikot sa topics na alam mo na mas kikita ka. Ang ibig sabihin, marahil kung ibubuod natin ito, ang mahuhusay na channel ay ang finance channels, tech channels, entertainment channels, at short channels. Ngunit, hindi ang buong itsura nito. Ang mga advertisers ay hindi lang basta-basta nagbabayad ng mas malaki sa isang klase ng topic at keywords. Ngunit nagbabayad din sila ng mas malaki. Depende kung sino ang paglalagyan ng kanilang ad. Halimbawa, karamihan sa mga advertisers ay magbabayad ng mas malaki sa mga nangungunang bansa sa mundo para sa view gaya ng Amerika at UK. Simple lang kung bakit. Dahil alam nila na ang mga tao sa mga bansang ito ay karaniwang may mas mataas na halaga ng disposable na kita na gagastusin sa mga produkto at serbisyo nila. At isa pa rin na walang kabuluhang maglagay ka ng ad kung ang produkto mo ay nagkakahalaga ng $500
sa mga pangkaraniwang mamamayan na hindi kayang bumili nito. Sa totoo lang, dahil sa malaking amount ng data na meron ang Google, ang karamihan sa mga advertiser ay maaaring i-target ang kanilang ads base sa malaking iba't ibang kadahilanan, kagaya ng interes at yung tinatayang kinikita ng isang pamilya. Kaya ang YouTuber ay kumikita hindi lang base kung anong klase ang kanilang video. Ganun din kung sino ang nanonood sa kanila at kung magkano ang gustong ibayad ng mga advertiser sa harapan ng ganitong klase ng tao. Sapagkat ang mga advertiser ay papayag na magbayad ng mas malaki kung ang paglalagyan ng kanilang advertisement base sa demographics at topics na magiging dahilan ng pagtaas ng CPM at kikita ng mas malaki ang creator. Kaya makikita mo ang iba pang mga site gaya ng Social Blade na sumusubok na i-estimate ang kita ng mga YouTubers ay hindi kailanman magiging tumpak. Makikita mo na hinuhulaan lang nila na ang CPM ay sa pagitan ng 25 cents to $4 na sa ibang mga channel ay talagang napakababa. At kahit na ito ay nasa pagitan ng range, ay may mas malaking pagkakaiba sa pagitan ng 25 cents and $4 per 1,000 views. Kaya ang Social Blade ay hindi ka mabibigyan ng magandang estimate ng ad revenue. Ngayon naman, ang tatalakayin ko ay kung paano ka kikita ng extra sa pag-YouTube, maliban sa ad revenue. Kung gusto mong kumita ng full-time mula sa YouTube, dapat ang ad revenue ay hindi maging ang una mong pagkukuhanan ng kita, sapagkat ito ay hindi mahuhulaan. Sa totoo lang, may mas mahusay na paraan para kumita ng mas marami sa pag-YouTube. Ito ang kinakailangan mong tandaan. Attention equals money. Kung marami kang tagahanga ang mga taong nanonood ng video mo, yung nagla-like sa content mo, at marami pang di mabilang na paraan kung paano ka kikita. Halimbawa, alam mo ba na ang pinakamayamang YouTuber sa buong mundo ay ang 9 na gulang na si Ryan Kaji? Ang estimate ng iba, siya ay kumikita ng 30 milyong dolyar sa isang taon. Ngunit, hindi lang dahil sa ads. Ito ay dahil nag-set up siya ng revenue stream sa kanyang channel. Ang kagandahan nito, kahit sino ay pwedeng gawin ito, kahit yung may maliliit na audience pa lang. Umpisahan natin sa unang extra income na pwedeng pagkuhanan ng YouTuber. Ito ay ang affiliate marketing. Kahit na ang channel mo ay wala pang subscribers, ay pwede ka nang mag-umpisa agad sa pagiging affiliate marketing. Nakikipag-partner ka dito sa mga kumpanyang may produkto at serbisyo na maaaring magustuhan ng mga audience mo at ipromote mo sa iyong video. Makakakuha ka ng kakaibang affiliate link na pwede mong ilagay sa description ng video mo. At sa tuwing merong bibili ng produkto through your link, kikita ka ng commission dito. Hindi mo kinakailangang gumastos para sa pagpapadala at pamamahala, para sa customer support at kahit ano pang expenses. Basta't siguraduhin mo lang na isa itong magandang produkto na tiyak na magugustuhan ng iyong audience at pwede mo itong ipromote at nang makakuha ka ng commission sa bawat benta sa hinaharap through your affiliate link. Kahit lumipas pa ang buwan o taon matapos mong i-post ang iyong video, maaari kang maghanap ng mga produkto na pwede mong ipromote through affiliate marketplace gaya ng Clickbank, at pwede mo rin subukan na mag-reach out sa mga negosyong diretso kung meron kang tiyak na gustong ipromote. Kung magkano ang kinikita ng mga YouTubers mula dito ay hindi pare-pareho. Kung ang kanilang ipinopromote ay Amazon Affiliate Program, hindi masyadong malaki.
Posibleng ilang daang piso lang ang pinakamalaki dahil maliit lang ang ibinibigay nilang porsyento ng komisyon sa bawat benta. Ngunit kung ang ipinopromote mo ay digital courses o kaya software, mas malaki ang binibigay nilang porsyento ng komisyon. Yung iba ay 50% at yung iba ay higit pa. Dahil ang negosyong ito ay walang binabayarang gastos para sa maraming kopya. Kaya ang ganitong affiliate deals ang karaniwang pinagkukuna ng daan-daang kita sa bawat benta kung minsan ay mas higit pa. Ang isa pang pwedeng pagkakitaan ng mga YouTubers ay sponsorship. Ang sponsorship ay sa halip na kumuha ng porsyento sa bawat benta, makakakuha ka ng fixed amount agad-agad sa mga advertiser ng kanilang produkto sa iyong video. Uulitin ko na ang sponsorship ay hindi lang para sa malaking channel. Pwede rin ito sa mga maliliit na channel. Sapagkat hindi lang dahil sa dami ng subscribers ng channel, ngunit ito ay kung paano tumutugma ang produkto ng sponsor sa madla. Ngunit syempre, may mga tatak na tila nangingibabaw sa pag-sponsor across YouTube na walang alinlangan na naririnig mo ang maraming creators na pinopromote. Pero tandaan mo, pwede kang mag-reach out sa mga kumpanya ng diretso at subukan mong makipag-usap tungkol sa sponsorship deal. Ngunit nire-recommend ako na itaguyod mo lang yung mga sponsors na sa tingin mo ay mabuti para sa mga manonood mo. Dahil madidilute ang halaga ng iyong mga rekomendasyon. Sa makatwid, kung nakikipagtulungan ka lamang sa mga sponsor na alam mong magiging kapaki-pakinabang para sa iyong tagahanga, mas mahusay na resulta para sa iyong sponsor at sa makatwid ay mas maraming benta at kapani-paniwala para sa iyo. Pareho kayong makikinabang ng sponsor. Ngunit kung ang pag-uusapan ay pera, sa tema ng pera katulad ni Mr. Beast, napakadaling makipag-ayos ng six-figure sponsorship deal sapagkat ang bawat video niya ay nakakakuha ng milyon-milyong views. Ngunit kahit meron ka lang na 10,000 subscribers, ay maaari ka pa rin kumuha ng sponsor. Nakikita ka halimbawa ng kahit 1,000 piso kada buwan. Kung meron kang lubos na nakikibahaging audience at sponsor na tamang-tama, huwag mong i-undersell ang sarili mo. Lagi kang humingi ng paunang bayad upang may pagkakataon ka pang makipag-ayos. Ang susunod na pwedeng pagkakitaan ng YouTuber ay Patreon and fan crowdfunding. Kapag meron ka ng tagahanga ng channel mo, marami dito ay handang mag-donate ng pera para tumulong at suportahan ka. Bilang kapalit ay magbibigay ka ng mas maagang kopya ng content. Ang YouTube channel ay gumawa ng channel membership program. Kasama dito, ang pagbabayad ng super chats sa mga live streams. Ngunit marami sa mga creators ang ginagamit ay ang Patreon sa halip. Pero kahit alin dito, subukan nating kwentahin halimbawa ang isang tagahanga ay magbibigay ng 5 piso sa isang buwan para sa access sa mga extra bonus content mo. Kung may 1,000 tao ang sumali, meron ka ng 5,000 piso na paulit-ulit kikitain buwan-buwan. Nakita mo kung gaano kalaki ang kita ng mga channel na may maraming tagahanga at mabilis na tataas ang iyong kita sa pag-aalok ng ganito. Ang susunod na pwedeng pagkakitaan ng mga YouTuber ay sell a product. Ngayon, pagdating sa pagbebenta ng produkto sa pamamagitan ng YouTube channel mo, karamihan sa mga YouTubers ay pumupunta sa rota ng pagbebenta ng produkto. Sa mga malalaking channel katulad ni PewDiePie, ito ay siguradong kikita ng malaki. Ngunit kung may maliit ka pa lang na audience, sa pamamagitan ng paglalagay ng pangalan ng channel mo sa mga t-shirts at mugs, ay maaaring hindi ka kikita ng malaki dito. Merong mga taong nagtatagumpay sa pagbebenta
ng limited edition merchandise campaigns. Ngunit ano kaya kung ang gawin mo ay magbenta ng produkto na direktang mapapakinabangan ng iyong audience? Ang isang napaka-profitable na pagpipilian ay ang paggawa ng digital courses. Sapagkat kung nag-e-enjoy ang iyong mga audience sa mga content na ginagawa mo, madamang karamihan sa kanila ay matutuwa na magbayad upang mas matuto. At maaari mo itong i-apply sa iyong niche, fitness, dating business. Kung nagbabahagi ka ng kaalaman sa iyong channel, may malaking tsansa na may mga taong handang magbayad para sa buong sistema kung saan pwede kang makapagturo ng mas higit pa at mas madaling. Once na mag-umpisa kang magbenta ng sarili mong digital product, ang revenue mo ay tiyak na bubulusok. Sapagkat ikaw ay nagbago mula sa pagiging YouTuber papunta sa pagpapatakbo ng negosyo sa YouTube. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo ito at meron kang napulot na aral dito. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.